Isaiah Thomas mukhang may posibilidad nga na bumalik talaga sa NBA dahil isiniwalat niya nga sa isang report na siya nga daw ay nakikipag-usap sa 4 na NBA teams at about nga ito sa pagbalik niya sa NBA. At mukha nga nakikipag-negotiate itong si Isaiah Thomas. At sa tingin ko't malinaw na rin na isa sa mga NBA teams dyan ay ang Los Angeles Lakers. Diba nga itong nakaraang report na tinitimbang nga daw ng Los Angeles Lakers kung pwede ba nilang kunin itong si Isaiah Thomas ngayon sa free agency. Ito nga ang huling laro na ito ni IT mga idol ay last year sa team nga ng New Orleans Pelicans. At nag-average nga siya ng 7 points lamang. Pero 3 game lang kasi siyang pinalaro ng team ng New Orleans. Pero nung nakaraang season nga, noong 2019-2020 season, ito ang si Isaiah Thomas ay naglaro ng 40 games at nag-average nga ng 12.2 points per game at 3.7 assists. So makikita mo talaga dito sa mga statistics ni Isaiah Thomas na kaya niya pang mag-contribute sa NBA kahit na limitado nga ang kanyang laro at pati na rin ang kanyang mga minuto. At sa tingin ko ay magandang magamit si Isaiah Thomas sa mga contending team. Yung mga teams na inaasahan na mag-compete para sa NBA Championship kagaya na lang ng Lakers, Brooklyn, Milwaukee Bucks, Miami Heat at iba-iba pa rin teams. So tingnan nga natin sa mga susunod na araw kung itong si Isaiah Thomas ay magbabalik nga dito sa NBA. At sa ating next balita nga mga idol, ito nga analyst na si Stephen A. Smith ay natanong nga about sa potential na 7-game series ng Los Angeles Lakers at ng Brooklyn Nets. At mukhang parehas nga sila ng saloobin ni Jalen Rose. Pinili nga nila ang Brooklyn Nets. Sinabi nga ito ni Stephen A. Smith sa isang tweet. Tinanong kasi siya na isang fan, Lakers vs Nets daw sa isang Game 7 series. Ang sagot niya, Nets. At ayon nga din sa mga ilang eksperto, sino ba nga daw ang pinaka-favorite na manalo ng 2022 NBA Championship? At ang may pinakamataas na posibilidad nga ay ang team ng Brooklyn Nets, sumunod naman ang Los Angeles Lakers. Pero ang lahat ng yan nga ay hindi naman sigurado, para bang mga hula pa lang yan ngayon. May mga pagbabago pang pwedeng mangyari throughout the season, kagaya na lamang nang nangyari nga last season, halos panay-injured nga ang mga players. Kaya't mahirap magsalita ngayon ng tapos dahil marami pa nga rin mga bagay ang posibleng mangyari. Kaya't ang magandang gawin na lang natin, abangan na lang natin ang pagtatapat ng dalawang team, ng Los Angeles Lakers at ng Brooklyn Nets. Pero marami pa rin tayong team na pwedeng abangan at pwedeng mang sorpresa. Andiyan ang Miami Heat, andiyan ang Milwaukee Bucks, ang Los Angeles Clippers at ang nakakagulat nga na team last season, the Phoenix Suns. So talaga nga puno ng sorpresa ang NBA season. Kaya nga't ang magandang gawin natin, mag-abang na lang tayo kung ano ang kalalabasan. So yun nga lamang mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday maganda mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!